welcome to Channel F. And bago mo simulan ang panonood ng video ng to, please make sure to click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong uploads. And yun na nga, sa video ng ito, mag-haul ulit tayo. Siguro maraming magsasabi sa akin or maraming magko-comment na makakapanood dito na, ay bakit ganun, parang aga-aga naman, ay bakit ganun, parang OA, bakit sobrang excited? Kasi mag-haul tayo ngayon ng school supplies. Yes, tama po yung naginginig ninyo, school supplies. Although alam ko nakaka-start pa lang ng bakasyon, pero yes po, namili na po ako paunti-unti ng mga school supplies na gagamitin ng mga bagets itong pasukan na 2019 to 2020. Dahil para sa kagaya namin na hindi naman ganun kalaki ang budget, so unti-unti po kaming namimili ng mga gamit para pagdating ng pasukan, eh ready na po. Wala na pong kulang, wala na pong kailangang bilhin. So yun, papakita ko po sa inyo pati yung mga lumang gamit na gagamitin pa din. So itong bag po ito, nakikita ninyo itong bag. Ayan, itong trolley bag. Luma na po ito. Actually, 3 years na po siyang ginagamit. Nung pagkatapos ng pasukan, nilabahan ko siya kaagad para naman maski papaano sa susunod na pasukan ay magmumukha siyang bago. And yung mga pinamili po natin dito na unti-unti ay nilagay ko na po dito sa loob. Lahat ng mga hindi na kailangan ay tinanggal ko na po. Sineparate ko na yung mga hindi kailangan at yung mga pwede pang gamitin. So yun, simulan na natin kung ano yung mga laman ng bag na ito. So ito yung kanyang bag na maliit. Bumili na po tayo ng tumbler para meron ang gagamitin sa susunod na pasukan. And dito po nakalagay yung hygiene kit. Although wala pang laman yung hygiene kit, kaya yung mga ibang pinamili natin, dito po muna po siya nilagay. So ito po yung sombrero ng kanyang Boy Scout. So gagamitin pa po ito, kaya itinago ko siya dito. So ito po yung mga pinamili natin. Pumili po tayo ng lalagyan ng spoon and fork since magiging whole day na po yung pasok ni Baguette. So kailangan na po niya magbaon ng lunch. So lalagyan ng kutsara at tinidor. Pumili na rin po tayo ng baunan. So bali dalawa, isa para sa rice at isa para sa ulam. And maganda dito is lock siya, sealed. Spill proof na po siya, kaya kahit may sabaw yung ulam, okay lang, hindi siya matatapon. And then, bumili po tayo ng lalagyan ng crayons. Although yung crayons niya, luma na yung gagamitin niya kasi actually, inilipat po na dito yung crayons dahil 3 years na po niyang ginagamit yung crayons. Bali, ika 3 years na po niya nga itong susunod na taon. So, nasira na din yung kanyang pinakalalagyan, kaya binilhan ko na lang po siya ng lalagyan ng crayon. So ito po yung bago, yung nasa yung loob po na crayons is luma na. And then bumili din po ta, hindi. Actually, ito yung mga lumang gamit na pwede pa niyang gamitin. Yung notebook, actually nabili ko to dahil kailangan daw ng notebook, pero hindi naman nagamit. So gagamitin pa niya ito sa susunod. And then yung mga lumang pencil, yung iba maliliit na, pero itinabi ko pa rin dahil pwede pa naman siyang magamit. So itinabi ko siya para sa susunod na pasukan, ito muna yung una niyang gagamitin para hindi naman sayang. And then meron dito yung nasa hygiene kit niya dati since hindi pa naman siya pa-expire, itong cologne, yung powder. Ayan, yung kanyang wallet na luma na din. Itong scissors, hindi naman siya nasira at pwede pa siyang gamitin. So yun. Itong mga clear book na ito, luma na rin po ito. Bali, tatanggalin lang yung label dito. Actually, tinanggal ko na yung label. Hindi ko lang matanggal na lahat kasi masyado siyang madikit. Kaya papatungan na lang ulit natin siya ng panibagong sticker para may panibago siyang label ng pangalan. Luma na rin po ito at ito na rin po yung gagamitin natin sa susunod na pasukan. At yung mga iba pang nabili natin, ito po yung mga bago. So, meron po tayo ditong
pencil case. Actually, itong pencil case na to, ay itong pencil case, ito yung mabilis masira kay Bagets. Hindi ko alam kung bakit, parang pinaglalaguan yata sa school. Kaya sabi ko, hindi ko na siya bibilhan ng mamahalin. So ito, binilhan ko na lang siya ng ganitong klaseng pencil case, which is kung masira man, at least hindi masyadong mabigat sa bulsa. And bumibili na rin po ako ng per box ng pencil para hindi na po ako bibili. Gagamitin na po niya ito ng buong taon, or kung hindi man or kung kulang man, at least konti na lang yung bibilihin natin. Bumili na rin po tayo ng glue, na kanyang paper. Ito yung lumang paper, since nung last exam nila sabi yung paper na gagamitin nila is yung pang grade 3, and grade 3 na nga siya ngayong pasukan, so pwede pa niyang gamitin, kaya itinabi ko siya. Ito po yung bago. And bumili po tayo ng spelling booklet, since kailangan nila yan. Binilihan ko din po siya ng ruler, since actually hindi dapat ako bibili ng ruler, kaso kasalanan ko akong nakaputol ng ruler niya, kaya pinalitan natin. Ayan na naman, grabing init, naglalapot na naman tayo, pawis. Ay, naku, nakakayos. Ba't ganun, no? Ang init-init eh. Kaya naglilindol-lindol. So, moving on. Meron pa tayo dito yung mga requirements. Since pare-pares lang naman yearly yung magiging requirements na ibibigay sa school, meron tayong art paper. So, bali dalawa yung art paper dito kasi yung isa, ito, luma na ito, gamit na, although may mga natira pa, so dinagdagan ko na lang. So yung mga, ganun yun eh, kapag yung may mga sobra at pwede pang gamitin, itabi lang natin dahil kagaya nito, magagamit pa niya sa susunod na pasukan. Kailangan din nila ng Osto paper, ng long band paper, at ng short band paper. Yung short band paper, hindi na nila ako bumili kasi meron ako dyan isang rim, so kukuha na lang kami doon. Manila paper at plastic envelope. So sabi ko nga, sana hindi na rin ako bibili ng plastic envelope kasi nga meron na siyang dati. Kaso nakita ko parang lasog-lasog na, so pinalitan ko na lang din. So yun lang yung laman ng bag natin. And then, excuse lang po, ang init. Binilihan ko din po si Bagets ng ng shoes. Actually, ito yung shoes na alam po ninyo, rubber lang siya. Although maganda naman siya, yung Easy Soft, pero okay siya kasi gawa rin naman siya ng World Balance. So, mura lang po ito. Ayan, ganyang klaseng sapatos. Mura lang siya and maganda na. And ang maganda sa kanya is kahit rubber siya, malambot. And durable siya kasi kahit sa tag-ulan, pwedeng gamitin. Although meron naman siyang leather shoes na ginagamit na pwede pang gamitin. Binilihan ko lang siya ng extra para if in case na matuluyan ng masira yung talagang ginagamit niya, meron siyang pamalit. Which is okay na yung ganitong brand or ganitong design. I-recommend ko siya kasi yun, maganda siya. Maganda siya at hindi masakit sa bulsa kapag if in case na masira ka agad. Although, sa tingin ko tatagal ito kasi nga, mukha talaga siyang matibay. And moving on, nung nakaraang linggo naman, dinagdagan natin yung mga school supplies dahil yun nga, kagaya na sabi ko sa inyo na hindi naman kami yung masyadong malakihan ang budget na kaya ng biglaan ng kapag pasukan na tsaka lang bibili ng maramihan. Hindi namin kaya yon, kaya inuunti-unti namin yung pagbili. Kaya actually nag-start akong bumili nung pagkatapos ng pasukan nila. So nag-uunti-unti na ako, kapag may mga sukli sa grocery, sukli sa mga kung ano mang pinamili, inuunti-unti ko na po yung mga gamit para sa susunod na pasukan, para hindi na ako mamoproblema kung saan ba ako kukuha ng pambili, or kung paano nga ba, or mangungutang pa, or whatever. Kasi ang mahal-mahal po ng books nila, kaya yun po yung pinaglalaanan namin sa May. So, kaya itong mga school supplies na kakailanganin, inuuna ko na siyang unti-unti. So, yun. Paulit-ulit lang ako. And then, bumili rin po tayo. Bumili rin po tayo ng isa pang shoes. Isa pang shoes. Actually, ito. Bumili tayo ng shoes na pang PE. Doon naman sa isang Bagets na papasok na.
Ayan, mag-mercy na siya and wala siyang pang rubber shoes. Kaya bumili na tayo ng rubber shoes. So, yung mga binibili lang natin, hindi po ito yung sabihin natin pang todong pang malakasan. Although, pwede naman na itong gamitin ng bata. Ayan, masaya naman na yung bata. Kaya, okay na yan. At bumili ulit tayo ng isa pang easy soft na shoes. Ayan, easy soft. Easy soft na shoes na ganito naman ang design. Although, yung batang gagamit din ito ay meron pa din siyang yung leather shoes na ginagamit. So, pampalit lang din niya ito if in case at kung tag-ulan, yan, pwede din niyang gamitin to. And kapag naging okay sa kanila ito, actually ito na din yung brand na bibilihin ko yearly or kung kailangan. And then, bumili tayo ng small bag. Kasi kapag nag-e-exam po sila, small bag yung ginagamit nila, hindi na yung trolley bag kasi ang dinadala lang nilang naman nila is yung snack, water, yung diary nila, and then yung pencil, crayons, yun. Kung ano yung gagamitin sa pang-exam, wala nang mga daladalang libro. Ayan, punas na naman tayo, blat-blat. And then may laman ito sa loob na school supplies din. Ito naman is lagayan din ng crayons. Yung crayons is luma na din. So, ang nagiging problema lang kasi dun sa crayon nila is nasisira yung lalagyan. So, ito, pinapalitan na lang natin yung lalagyan para ililipat. Although kasi yung mga twistable ngayon, maganda siya kasi kahit nasabihin mong maliit siya or malaki or mahaba, matagal siyang magamit. So, ayan. Uulitin-ulit niya yun, no? Yung lalagyan lang yung pinalitan. And then, meron din tayong another pencil case para dun sa bagets natin na papasok na nursery. At meron din siyang crayon. Ayan. Meron din siyang isang box ng pencil. At ito, another shoes para dun sa nursery natin. Actually, ibang brand niya, pero same lang din siya nung material doon sa Easy Soft. Ayan, isang shoes para doon sa ating bagets na papasok ng nursery. Ayan. Another pencil case. Kapares nung isa, although magkahiwalay naman yung school nila, kaya okay lang. And yung mga socks na gagamitin nila. Ayan, mga socks. Kasi, hindi naman lahat, excuse lang po ah, hindi po lahat ng nakita ninyong bago dito ay yearly namin siyang binibili. Kung ano lang po talaga yung kailangan at kung ano man po yung mga luma na pwede pang gamitin, talagang nire-retain namin siya, pinapagamit namin talaga siya at pinasusulit namin yung paggamit kasi hindi naman ganun kadaling kumita. Kaya yun, kung ano yung pwede pang gamitin, ginagamit pa. So yun lang, alam ko mga magre-react kasi nga ganun eh, hindi ko alam kung nakasanayan or ako lang ba ito na maaga akong bumibili ng mga school supplies, school materials, kasi nga sa budget, pangalawa mahirap makipagsiksikan kapag yung alam na niyo yung kapag andyan na yung pasokan tas tsaka lang bibili, ang daming tao, siksikan ganyan, tas minsan nagkakaubusan pa. Kaya ito inunahan ko na para sa susunod na buwan naman, ang paglalaanan naman natin is yung mga books and kung kailangan palitan yung uniforms. So yun. So yun lang guys, minakita ko sa inyo yung mga school supplies na pinamili namin and yeah. At dyan na nga nagtatapos ang videong ito at sana nagustuhan ninyo yung pag-haul natin and alam naman natin, daig ng maagap ang masipag. Kaya naging maagap tayo sa pagbili ng mga school supplies para pagdating ng panahon, hindi na tayo mamamroblema sa kung saan ba tayo kukuha ng pambili, at least kahit paunti-unti, makukumpleto natin yung mga gamit ng mga bata. So yun naman guys, bye-bye!